Ang kape ay patina ng bawat umaga para sa milyumyong Pilipino na umiinom nito. Nagsisilbi itong panggising sa umaga at pangpawi ng antok sa gabi. Maraming kwento at kuro-kuro tungkol sa kape, mula sa pinagmulan hanggang sa mga pangkalusugang benepisyo na hatid nito. Ang kape ay pinaniniwala ang dinala ng mga Pransiskano noong 17th siglo sa ating bansa at mula noon ay umabong na ito at sumabay sa agos ng panahon. Ngunit ano nga ba talaga ang hiwagang meron ang maliliit na buti ng kape? Tara na tuklasin natin ang dulot at tamis ng kape. Ang Amadeo ay matatagpuan sa bahaging timog ng Cavite at itinuturing na coffee capital ng Pilipinas. Sa parteng ito ng bansa, ay kape ang pangunahing produkto at hanap buhay ng mga tao. Inungo ko ang Department of Agriculture sa Municipal Hall ng Amadeo upang alamin kung paano nagsimula ang kape sa kanilang bayan. Nakapanayam ko ang Agricultural Production Technician ng Amadeo na si Ginang Simis Pinaso na siyang nagbigay ng istorya kung paano umusbong ang kape sa parteng ito ng Cavite. So yung mga farmers na yon dumayo sa Batangas ng pagpapanday. Alam niyo ba yung panday? Carpintero. Ay doon sa Batangas, meron ang mga ipinoproduce na kopi. Diba sa kanila yung Barako Kopi? So ang ginawa ng mga tao, pag-uwi nila, humihingi sila ng ilang buto. And then itinanim nila dito sa Amadeo. So mula doon, nag-start ng magtanim-tanim sila ng kopi. So ganun, nag-start na doon ang mga tao, nagtanim ng kopi. Ang isa namang nakita nila noong ang production nila ng kopi ay okay na, ay ang kopi ay once a year lang mamunga. So di hindi talaga makakasustain sa pangangailangan ng pamilya. Ang ginawa nila, yung kanilang kapihan, ang practice nila, multi-cropping. Nagtatanim sila ng different beds. Ano yung mga fruit trees, katulad ng guyabano, santol, jackfruit. May mga isa-isa ring saging at saka niyog. Sunod kong pinuntahan ang Tito Los Santos Coffee Mill upang magkaroon ng ideya kung papaano pinaproseso ang kape bago ito maging pulbos. Dito ipinakita nila ang pagbabalat sa kape gamit ang isang hauler o ang makina na ginagamit upang tanggalin ang balat ng kape. Matapos balatan, diretso na ito sa coffee sack, tinitimbang at inihanda para i-deliver sa mga parokyano. Nakilala ko sa coffee farm na ito si Mang Romy Baybay, isang coffee farmer at katiwala dito sa Tito Los Santos Coffee Mill. Sa pag-uusap namin ni Mang Romy ay naikwento niya sa akin ang ilang mga importanteng bagay tungkol sa kape. Kung paano nila ito minana sa kanilang mga ninuno, ang kaibahan ng kape Amadeo sa ibang kape at ang pag-ani sa butil na itinturo nilang ginto. Ano po ba talaga yung kaibahan o yung parang sa parang distinct dito sa kape ng Amadeo? Kasi masarap ang kape ng Amadeo, malasa. Bakit po kaya? Kasi siguro yung nasa pag-aalaga na sadyang inalagaan ng gusto na at ng aming mga ninuno, tapos ipinamana sa mga anak, tapos ipinamana naman ng aming mga magulang sa amin, maaaring ipamana rin namin niya sa aming mga susunod pang lahi. Naabutan ko din ang isang customer na bumibili ng kapeng Liberica o mas kilala na kapeng Barako. Ipinakita ni Mang Romy ang pagiling sa roast coffee beans upang ito'y gawing powder. Ang coffee beans sa loob lamang ng ilang minuto ay powder na at pwede nang ilaga. Inilibot din ako ni Mang Romy sa taniman ng kape at ipinakita sa akin ang kaibahan ng mga puno nito. Inilarawan niya din ang kalima na kailangan para mabuhay ang kape. May pinipiling klima po ba yung puno ng kape? Oo. Kailangan ang klima po ba? Kailangan yung hindi mainit. Katamtaman lang, hindi masyado malamig. So yung hindi baling malamig, huwag lang mainit. Kailangan malamig siya. Kaya dito sa Amadeo, kasi yung klima dito, hindi ganun kainit, malamig siya. So yung karaniwang puno ng kape po, ganyan lang siya talaga lumaki, mababa lang. Hindi.
Yan yung mataas ko tapos, lamang puputulin mo para ang nasama ang kalat. Ang tawag kasi sa kape ni Amadei, yung umbrella coffee. Ah, yun yung type niya, umbrella coffee. Yung... pa ganon, pasabog. Pasawa, palawak ng palawak yung kanyang sanga. Pero hindi tumataas. So, yung mga kape ng Amadeo, ang tawag sa kanila is yung parang umbrella type of coffee. Hindi siya tumataas, parang pasabog lang yung itsura niya, katulad nitong isang to. Parang hugis umbrella siya, kaya siya tinawag na umbrella coffee. Sa Pilipinas, apat ang karaniwang uri ng kape na tumutubo. Excelsa, Arabica, Liberica at Robusta. Ang Excelsa ay kadalasang pinagkakamalang kapeng barako. Ang uri ng kape na ito ay tumutubo sa mababang lugar. Meron itong natatanging lasa ng langka at tumutubo sa ilang parte ng Cavite. Ginagamit din ito ng mga tao na panghalo sa Robusta at Liberica. Ang Arabica naman ay kalimitang matatagpuan sa Cordillera at tumutubo malapit sa Bulkan at bundok sa Mindanao. Ito ang uri ng kape na laging kinakalakal at mas mahal sa Robusta, Excelsa at Liberica. Ang Liberica o mas kilala sa tawag na kapeng barako, ang may pinakamalaking puno, dahon, bunga sa apat na uri ng kape. Robusta ang pinakamaraming na anis sa Cavite at kalimitang ginagamit bilang panghalo sa Excelsa at Arabica. Base sa mga pag-aaral ng mga siyentipiko, ang kape ay maraming health benefits higit sa masamang epekto. Ayon sa mga pag-aaral, napipigilan ng kape ang pagkakaroon ng ilang klase ng diabetes, ang pagkakaroon ng Alzheimer's at Parkinson's disease. Nagtataglay din daw ito ng maraming antioxidants na pumoprotekta sa puso ng tao at pumipigil sa mabilis na pagtanda. Kasama rin ang pagiging alert ng isip at paganda ng athletic performance.